Pero financially naman nabibigay naman siya ng sustento. Kung sustento. Regular ba? Hindi. Walang sustento. Pero... ano bang pinagkakabalahan right now? Ngayon, wala. Business lang kasi kakalabas ko lang ng Lucky Taping. Saan? Lucky Taping kami sa Sinagdala. Racing Mama yung show. CII. Yes. Oo, kamusta siya ng katrabaho? Kamusta na how did experience? Mabait. Parang ikaw na lang may sobrang hinitimis ay. Malabiro siya, pero alam mo yun, hindi mo akalain na ganun siya mabait. Mm-hmm. Actually, lahat. Pati mga directors namin, madaling mga ka-work, yung mga bata na galing starstruck, sila Shane, sila Abdul, yan, okay sila mga katrabaho, okay naman. At least tuloy-tuloy yung trabaho mo, no? Tuloy-tuloy. After nung Beautiful Justice ko, nagpahinga siguro ko like 1 year. Sumunod doon yung The World Between Us, na Nakatahal din. Yun yung pinakamatagal. Parang 4 months kami nag-lock-in. Magpapahinga lang kami 5 days, tapos uwi. Paano sa baby mo pagka ganun? Nasa bahay. Tapos every Wednesday to Friday naman kinukuha ng daddy niya. So, okay naman. Hindi, sabihin, syempre 4 months kang wala. Sobrang namimiss mo. Kaya pag may time, talagang magkasama na kami dalawa. Bandi. Lalo nag-online school siya. Ilang taon na ba siya? Kaka-6 lang noong December. Kaka-6. Mag-grade 1 na. Pero, mag-grade 1 na, diba? Pero pag wala ka, ang nag-aalaga ang parents mo. Parents ko. Kasi since hanggang pag, simula nung pag-alaga nila. Kasi nag-showtime na ako, pagkapanganak ko pa lang. Nag-showtime na ako. So, as hindi na papayag yung magulang ko na hindi sila mag-aalaga. Anong binago sa buhay mo when you, nang naging nanay ka na? Ngayong mother ka? Mas inspired ba magtrabaho? Ang dami. Bukod pa sa inspired ka magtrabaho. Kasi di ba given yon? Kasi may responsibility ka na eh. Hindi ka na parang happy-go-lucky lang like before. Na kapag may pera ka, pagkasaldo mo, sarili mo lang lunahin mo. Hindi na ganun. Tapos, din kasi ako sa family ko na isa rin ako sa breadwinner. Madami naman kami, pero tumutulong pa rin ako hanggang ngayon sa kanila. So, hindi na pwedeng gano'n. Tapos may sarili pa ako place, sariling bills, sarili pa kailangan ng bata. Budgeting. Pinakatutulong ko, budgeting. Okay. Totoo, lalo na ngayon, nung nag-pandemic na wala talagang trabaho. May mention na nahihiram siya ni Michael pag Wednesday to Friday? Oo, tapos nag-a-adjust pa yun, depende kung ano yung schedule niya, ano yung schedule ko. Pero at least okay na yung inyong set, parang anong tawag sa ganyan? Set up nyo? Ako naman, wala naman ako masamang tinapay sa kanya kahit dati. Sabi ko nga sa kanya, nangingi siya sa akin, sorry, thank you na 3 years na, 3 years after na nangyari. Sabi ko sa kanya, ako lang yun, kahit di ka naman humingi na sorry, wala lang talaga pa tao. Kasi hindi naman ako ganung klaseng tao. Oh, yes, tatanim ng galit, no? Hindi ako talaga. Ganyan na ginawa sa akin na, diba? Mm-hmm. Sabi niya nga sa akin, siguro kung sa iba kong ginawa, hindi ko nakitaan ako. Oo. Tapos okay pa naman kami yung kung paano yung pakitungo. Mm-hmm. Okay naman ako sa kanya. Walang... Pero financially naman nabibigay naman siya ng sustento. Kung sustento... Regular ba? Hindi. Walang sustento. Pero kasi... Wala siyang regular na sustento? Wala siyang sustento, pero... May sariling gamit sa kanya yung bata, may sariling gamit sa akin. Ah. Ganon, parang hiwalay. Pero wala siyang yung pera na binibigay. Paano pa nag-aral? Sino ka pa-aral? Ngayon, siya ngayon eh? Nursery 1? Hindi kayo naghati doon? Siya naman yun. Pero wala pang 10,000 yun eh. Kasi bata pa, di ba? Sinabi ko naman sa kanya na siya yung mag-aaral. Basta okay na yun. Okay naman sa kanya. Ano sabi niya, may savings naman siya kay Kiel. May savings din. Okay, at least maayos siya. Okay naman yung usapan namin. Kahit wala nang basta pag sinabi ko sa kanya na kailangan to sa school, kailangan niya ibigay. Kasi wala naman siya binibigay na monthly eh. Okay, at least okay naman kayo.